beautiful. The Lord is so great. His love is so deep. His mercy endures forever. I give honor to my pastor, Pastor Samson Cordoba. Honor to my fellow ministers, Brother Noble, all the musicians, all the saints in this place, and our friends. I give you honor, for the Lord is so good. And the Lord has something for us this morning. Let's stand to give honor to the word of the Lord. There is Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Pagkasugod kita basa sa 10, chapter, verse 10. Di nyo ko basa? Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Yeah, put on the whole armor of God that you may be able to stand. Everybody say, stand against the wiles of the devil. Yeah, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Support it. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the bracelet of righteousness, and your feet shod with preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the swords of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplications in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Heavenly Father, we bow down before you in adoration and worship. We honor you and we love you. You are our Master. You are our King, Lord. Thank you for giving us the battle that has already been won, Lord. The victory, O Lord, naghihatag mo sa amo, nilayawin ikaw. Our trust and our sufficiency is in you. We rely upon your Spirit that we're gonna lead us, O Lord. Sininga-aga, look upon my heart with my soul and my spirit, Lord. Enable me. I submit myself before you. I yield myself before you. Just me, I am just a willing vessel, O Lord. Do what you will this morning to this precious saints, O Lord. We will wait for you, and we're gonna lean on you, O Lord. We're gonna trust in your leading, O Lord. Salamat sa kaayo. We confess and we declare today all that you have planned for us, all that is good, all the blessings, all that God has designed for us today. We confess it. We have them in the name of Jesus this morning. We are blessed coming in and we are blessed going out. We are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. For God has made us sit together with Christ in the heavenly places and given us the power to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of darkness. And nothing by any means harm us. No weapon poised against us shall prosper. Father, but whatever we do, we shall prosper. We shall be like a tree planted by the rivers of water. We lack for no good things, for you are our God. You make all things abound toward us. We have joy, we have peace, we have righteousness today. Thank you, Lord, for your love. We plead the blood of Jesus Christ that washed away all our sins. And by the stripes of Jesus Christ, we are healed. We are grateful to you, Lord, that you made us more than conquerors to you.
Thank you, Lord. If God is with us, then who can be against us? Thank you for your words, for your truth, Lord. Thank you for the Holy Son. Ay, Son of God. Ay, Son of God. Ay, Son of God. I trust in you. Do what you will today. We love you so much. Honor you. Thank you for your words. Thank you for this truth. Give me boldness, O Lord, that you preach your words according to your will. Perfection, maglalampo sa tagsa-tagsasama. We can be a mighty Christians for your kingdom in these last days, Lord. Dalayaw ang kinikaw, Ginoo. All the praise and glory and the honor, O Lord, belongs to you. And majesty, that is in thy name. We love you so much, Lord. Be with us. In the name of Jesus Christ. Amen. You may be seated. Lawi ko na ni tali inisinsang si Pastor ng hospital pa. Well, it's God's will this morning, madala yung say God's spiritual covering. God's spiritual covering sa atong kabuhi. Nabasa na sa Ephesians, pananto, it speak about something sa pag-alagad si Justin Do, then the armor of God. So, tanan nga mga kinalanon sa mga katawan sa Diyos para magbaton sa pag-fight sa ipagtuo. Nagapuyo kita sa iling katapusan ng panahon ng katuran, last days na, kag ang enemy kabalusan ng time short na lang. I-busy sa planning, kag-doing sa mga oppositions. Kung sa battle pa, galapuyo ng inaway, kag-ipit out of situation. Ang ubras niya wa is stealing, is destroying, kag ginakilya ang tanan nga kung ano ihatag sa Diyos sa aming kabuhi. Kag we are in danger sa mga tanan nga mga siod sa niyawa kung wala kung nag-operate kita nga sa atong lang nga wala sang ginatawag na spiritual covering sa atong kabuhi. May danger po. It is a must nga may tsidyanta kung balaantang ang needs nga sangkubirin si Diyos ka paano importante sa atong gabuhi nga tinalang mabatot ang special covering sa Almighty God sa atong gabuhi kaya sa church sa personal ng gabuhi kay the devil is coming at us sa tanan yung direction tanan yung bombardment sa mind ta tanan yung kalingawan every form sa evil makita mo di in this last days nga patol sa atong to kinalan, ma-make sure ta na we are covered. Kay ang covering makwata pagi sa ngalan ni Lord Jesus. Thank you, Lord. Di, sa pag-alago si Diyos, di kami respect tawhay. Makatubang kasi ginatawag na opposition. May opposition git sa enemy sa ngatong kalag na munang yawa. Desire nga ma-discourage ka, ma-depress ka, i-oppress siya na. Kaya ang devil, sa Bible, the devil come to kill, to steal, to destroy. Yawa, nakari para to steal, to destroy, at to kill. Tanan ng mga gusto sa Diyos yata sa ato. Ang munobra ng yawa. Kung di ng yawa, may death ng katuran. Tiyan muna, Satan is out. Sila yung Pastor Permi, Satan is out to get us. Paano tatubangon na yung mga opposition kung sa ato ng physical? Kay mga machidian pa kay importante sa away di ka magdaog kung di ka prepare sa battle di ka magdaogan paano kailan kabalo ka magpipara ang essentials nga kailan properly prepared ka pagkatuba mo sa away mo sa posisyon kay iba sa churches damo sila interested sila kapadamo ng tao kung di wala sila ka-equip sa mga tumulo nila nga pag-baptize pagkabato ng ligos may battle na tubaon, may posisyon na tubaon. Eh, kita ang mga tumulo, dapat mag-unite kita sa mga tao nga nag-care, kakabalata sa preparasyon sa atong kalat, sa battle, ta, sa pagkatubang sa kaway, sa mga nag-pray para sa atong. Do not go against, always ginabali, Pastor, sa mga God-given instruments of our salvation. Mag-cooperate kita sa ila, alin si Pastor, mga ministers, mga leaders, kaya ginanong talaga, kaya nga,
nang muna sila ginabutan ng mga instruments sa Diyos para mag-prepare sa atin sa battle, magkatumbang sa mga ginagalata. So, butan na sa mind ta ang awareness nga God is with us. Kung may Holy Ghost ka, God is in us. The Holy Ghost is in us. Ang power nga rin sa atin, dako. The Holy Ghost nga rin sa atin, the Lord Jesus Christ na nagapuyo sa atin, is greater than He that is in the world. Ang Diyos nga rin sa atin, dako sa yawa sa kalibutan ng motoran. Wala tayo makakulaman sa atin, hindi takachinti, kag wala takakilala kung ano kita sa tubangan si Diyos. Ang muna nga importante, may chindihan ta, nga kisaan ka ka-perdi kita sa kaway. Dumdum mo ta, the only power sa demon sa kabuhi ta, nga ma-power ng mga makuhay sa atin, na sige may power ang demon, is the power na ginaalaw mo sa imo kabuhi. Do not give place to the devil. Yes. May power sa imo, ikaw nag-aalaw. Kung wala ka fear sa iya, wala mo sa power sa iyo. Mga katuran. Kay since na bulagin kita, nabaptize kita in Jesus' name, iyan natin yan sa Diyos. Yes. The devil has no power over us anymore. Yes. Kay na bulagin kita sa water of spirit, nabaptize in Jesus' name, the devil has no power over you anymore. Na the devil has already been defeated. Na perdi ng yawa, na lost na siya. Sa ang reason na ang evil na gilamo lang because we give them permission. Kita nagatag-play sa ila ng ubra nila kasulod sa atong kukuhi. Kay kung ano ka katabo sa life ta, the devil, kinangla niya gids yabon permission sa aton kagaling sa Diyos. Wala may magatabo sa imo, hindi sa kasulod sa imo. Hindi sa karuin sa life mo unless you give him permission to do it. Ikaw nag-allow. Amen. There's a time na set kayo story ni Job. Si Lord, ang Diyos siya na back-out sa kay Job na silent din siya. May mga Job experiences kita nga gina-allow sa Diyos kina mga pagdilaw sa kabuhita like Job. Pero hindi tanan nga mga troubles kag mga problema na gabon sa kabuhita. Pareho nga king-allow sa Diyos o king-tilaw sa Diyos. Kundi, some of it, ing-allow ta ang yawa na magsunod sa buhay ta to create sa problem sa life ta. And this morning, the Lord has said, ni pulong yung padalaya na we have ability to stand against the devil. Kung you know your place in the Lord. Nabalaan mo, Sunday mo subangan si Diyos. Makaambar sa yawa. You can look in the devil's in the face nga. You have no right for me. You have no right na maguba sa pamilya mo sa ang kabuhi. I am belong to the Lord Jesus Christ. Na, wala sa right. Kay, because, Satan, I have authority over you in the name of Jesus Christ. You know, the Bible, resist the devil and he will flee from you. But you must do first to God. Do near to God and God will do near to you. Hindi kita kaaway sa yawa, kagsatanan ng mga physical, spiritual, na battle ta, unless ang kusog na magaling sa Diyos. Amen. Ang mag-away for the battle is of the Lord. Yes. So, may mga situation sa atong gabuhi, sa balay ta, sa atong may mga raman. Either, ginaalaw tang nyawa, natagata permission na magsulod sa atong gabuhi, or, sometimes yung Ginoo, gaalaw sa testing, sa lakat ta sa pagtuo mga katuran. Dari sa Ephesians, naging basa ta, siling ni Apostle Paul, niya, finally, my brethren, be strong, hindi sa imo kusog. Be strong in the Lord. Ang kusog ta, sa Diyos, makaturan. Niya, and in the power, sa gawin sa inyo kusog, in His might. Hindi sa akong kusog, kundi sa kusog sa Diyos, makaturan, na makaya ka mag-away sa, no, sa yawa. Kaya hindi sa atong power ka sa mind, kundi it is the power of the Holy Ghost na mag-enable sa atong. Sometimes, we try na mag-battle sa mga battle ta sa physical, sa level ka pala, sa kaalam ta, sa mga knowledge, sa strength ta. Pero, maperde ka ng motoran. Kaya nga, hindi mo makuha ang victory na gusto mo, paagi lang sa iyo mo kusog. Why di tayo madaog unless God is in us? You can fight sa spiritual battle with your physical strength.
Kasi mo knowledge, kasi mo wisdom. Ang battle, spiritual, natural. So, it takes kusog sa Diyos, kailangan kusog sa Diyos, kag-power sa Diyos para maangkot ang victory. Yes. Gusto nyo magdawag sa situation nyo? Wala sa ikasaranta ng makasarang kita sa tubangan sa nyawa. Kundi, it takes the power of God sa kabuhay, the anointing of the Holy Ghost, leading sa Holy Ghost, na madawag ang atong battle, mga katuran. It is the power of the Holy Ghost. Kailangan ma-rely kita sa Holy Ghost. Yes. Sa tanang butang, ma-rely kita sa Diyos, mga katuran. Amen. Sa 11, sila niya, put on, niya suksok the whole armor of God. Magsiling whole, bilog, tanangit, hindi isa lang. The whole armor of God. Agad makasalang kapag stand. Kailangan mo isuksok ang whole armor of God para makatindog ka agin sa mga siud, kapadugi sa yawa, sa kabuhita. Kung ulang yung mga armor of God sa kabuhita, hindi ta kasalang. Hindi kailangan ka mag-stand. Ang Diyos, God, hindi na sanang miyan sa mga tao na talawit, nga trust. Gusto sa Diyos yan, mga tao na nag-stand. Biskan nung kakatabuya, you still, ano mo sitasyon na trobo sa buhay mo ya, you still stand on the word of God. Mga nabalaan mo, ano man happening sa kabuhay mo, kung ano ginambal sa tao sa palibot mo, ang imo standing niya sure sa ulong sa Diyos yan. Ang promesa sa Diyos, ang imo tininugan. That's what kinalan mo, gigya pang withstand. Sa believer's authority, biskan nung kakapaitbol, kung hindi ka mag-apply authority, sometimes hindi pwede nga mapabaya ka lang. Kailangan sometimes you must push the devil. Apply your authority para mag-out ka. Hindi ka lang patuto ka lang dahil ginapirahan ng mong katuran. Kailangan i-withstand mo, hindugan mo ang braso niya sa kaboy mo. May mga verse, stand firm. Matindog ka, sure, puting mo. Sigurado, matindog. Sigurado, hindi kayo lakoy-lakoy. Sure, stand firm. Kay hindi ka mag-move around, hindi ka mag-wa. Stand firm sa pinatundo sa simbahan, sa pinatundo sa pastor, sa ulo sa Diyos. Stand ka na, hindi ka mag-wa. Da ka lang. Hindi mo pa question na ginatundo sa Biblia at sa pastor ngayon na araw na da, ginaginatundo at ginapreach sa ginawari. Hindi mo papasunta ng mga questions, mga devil's lies sa mind mo. Nga ginabutan niya, nga para tayugo niya yung magpanindugan ng Diyos. Stand on what you believe, sunog sa kiyambal si Diyos, mga katuran. Hindugan yung gate. Kaya mag-stand ka, at magapabilin ka sa lugar na kung din ginoo, kinatagaan niya ka-victory. Di ba? Ang pagkaog ka sa tanantang pagkaog si Diyos gate for the battle of the Lord. From Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Siya nag-author, siya magkatapos. Siya ang perfecter sa halang pagtuo. Hindi ka magaling sa iya, da ka na, kahit na ka makakuha victory. Illustration, sa last Friday, ng Friday night, halin kami ni Sister Ria sa Abada, nag-prayer meeting kami ito. Nagpupulin na mo niya sa amin sa barangay, nagpulang tuto. Salamat sa Diyos. Sister Ria, may dalaw payong. At wala kami nabasa eh. May payong mo. Hindi kung wala guro payo o mga agsikansik lang kung wala payong basagi kami si Drake. Salamat na may payong. Napitin kong payong ko. Kinanangin nyo payong, bumiring, bakot. Iulam ko lang eh. Ang payong dapat, ang bumiring ta, ang payong katakos si Pobraya. Kung mag-ulan, kalitig, iskan mag-anong basta nag-stand ka, hindi ka matamaan. Kaya nga, under ka protected sa umbrella. Kung mag-tigitig in it, grabe man ay, invincible. Pero kung may payong ka, nakagalimit man, iskan ano lang, mag-tigitig sa tudo ka mag-ulan siya. Because you are protected under sa umbrella. Kung nag-ulan, ang umbrella sa ulo ko, wala nag-stop sa rain. Nag-ulan, yapon. Still raining. Hindi ko mabasa because naari ko diyan under sa covering sa umbrella. Under ko sa covering sa umbrella. Pero the moment na magwa ko sa umbrella, ano matabok sa akin? Maligo because sa talagang nabasa.
kag maumod ko sa katudo sa ulan, basa gid ko ba, grabe gid ba, pero tungod sa may payo ko way ko gagreklamo ah sa magtudo ulan. Kaya nga ah, may covering ko. As long as you stay under the covering sa umbrella, hindi ka gid mabasa. As long as you stay sa ginatudlo sa pulong sa Diyos, under the covering sa Word of God, hindi ka gid maano. As long as you stay sa ginatudlo sa simbahan, ginatudlo sa truth, sa pastor, biskan ano matudo sa talite sa ulan, sa pag-ilaw at tanan nga umbra sa nyawa, you are covered. You are protected. Sa panibot, gaya inulan, nagasak lang ulan. Pero ikaw yung malakay. Malakay, you stay dry. Hindi nga tungod nga mong tatong ulan because my covered. I am covered. Saan mo na Japon? So, nang ang umbrella, nagkakip sa akong nga malako. Pero magwa ko ganit, mabasagin ko. So, itong ano na natago sa palibot, katalikti ka muna giti, I'm not affected. Kaya nga, under ako sa covering, sa umbrella. Sa kabuhi natin, biskan anong obra sa nyawa, experience sa nyo, tapos na mo simba. Kung ara ka mo sa covering sa Holy Ghost, or tapos na mo prayer, biskan anong mga debil-debil, anong mga problema, you're not affected. The moment na madula mo ang imo, spiritual covering, yun ay palang kalas-kalas na adlohan. Kalas-kalas, suni palang yun tayo sa tik-tik adlohan. Ang debil-debil nag-attack mo sa kabuhi mo. Yun tayo palang pressure kasi hindi ka na, kamangaki ka na. Kaya nga, lubat ka, you are not covered. Ang muna nga, yun tayo palang taliting, ego ka na. Ang bon palang ganit sa kam ka na. Ang na, if you stay under sa covering ng Diyos, stay sa church, stay sa pinatudyo sa pastor, sa Word of God, ay draka protected sa prayer life, stay under the shadow of God's wings. Keep your prayer life. That's all. Dabo na, sige, paula na nga sabi siya nung pagkilaw ng opposition. Nga, basta ara ka nandun sa covering. Nga, hindi ka mano. Biska na nung kapaulan, nagpahin sa'yo ang simo. Hindi ka na, hindi ko di magaling niya. I am saved. I'm protected. I'm covered. Eh, gusto sa nyawa, ma-move out ka na. Kay kung magwa ka di, di sakam ka di. Di, amo na, stay under sa covering ng Diyos. Kay iska nung ma-shake ka sa imo, iska na nung umob sa imo, as long as you are under the covering, sa spiritual covering sa Diyos, hindi ka di ma, wala mag-affect. Ang problem sa akon, hindi yawa, hindi sala, hindi worthless. Ang problem laban sa akon, because we don't pray. Yeah. Well, nag-a-affect lang ang sila sa ato sa palibot ha? Because we don't pray. We are not covered. So, ang obra sa nyawa, kay kung covered ka, protected ka, ang obra sa nyawa, Satan is a defeated enemy. Na-perde na lang siya. Diba? Defeated enemy siya. Do ito lang sa nagatagol, pero may higo. Kaya ang imo niya, ginag-block niya ka. Ina-shock ka na tayaan na ka di 45-47 no? Nga, loka? Nagloka kayo nga, huwag ka kabalo. Pero kung kabalo ka nga niya, mas wala bala. Amunan mo si nila. Anong nag-make powerful sa mga armas man? Hindi sa armas, hindi sa 45. Kundi sa bala, no? Ara sa 45. The devil is like that. May weapon siya. Proceed sa Bible. No weapon forms against you, no? Shall prosper. May weapon siya, may armas siya, pero wala pala. Ang muna siya, ginablapya ka, nagdisa sa imo, na hanggang na ginatutok ka sa imo. Kaya ang Ginoo, sa sugo niya sa Lord Jesus Christ na bangoy na banhaw, the Lord has won already the victory. Any battle, sila yung sa Bible niya, thanks be to God. Kaya gitagaan niya ta, the battle that has already been won. Ang ining battle, nadaong na sa heavenly places, mga pero. Physically, perdita, perdita, pero sa spiritual level niya, sa riyam, sa pagtuoya, daong na tamang kutunan. Nga, nagka-perdita, kaya nag-grow nga sa physical mo, pero kung mag-rise ka, in the heavenly places, kung din ang lugar ka, dito victorious ka. Yes. Dito victorious ka, hindi ka din sa physical.
Kay diri ang physical, ridoya na. Ang mga palsinsista, pwede yung mamanipulate. Pero ang spiritual, mga katara, hindi yung mamanipulate. Dito na magsaka, dito na maaway siya, hindi diri sa physical, mga katara. Sa prayer mo ginayan, sa connection mo ginayan sa Diyos, mga katara. Eh, si Lord Jesus Christ, hindi ka dapat madlog. Kaya nga, we are covered by the blood of Jesus. Diba? Covered by the blood of Jesus. We are victorious in the name of Jesus Christ. Ang victory, aras sa ngalan ni Lord Jesus Christ. And the devil, wala na siya authority sa aton. Ang yawa, madaya niya lang ka, pag isiya ang mga deception. Ang ligros may ginatawag kasi ibo din November, di ba? Though, it is true na nabatian ko, kung nabasahan ko, na deceive nila ang Spaniards pag isa mga false canyon, ang mga amakan, naging pita nila black, the sun din pa naging salayo pa na nasun ng Spaniard, si General Aranita sa bago at si General Lacson. Doon mo na ilagi ang mga na-pull out nila ang ano, Spaniards. Kaya nga, patanong nila, dumunta mo kanyo ng Pilipino. Pero false deception lang to, ang dito kanyo, salayo, tutanong mo kanyo, nag-look sila. Pero ang totoo nila, amakan lang to, maging pagtahan ito, na doon bilog, na doon sila, mo doon kanyo, salayo. Amo ang yawa, madisibya lang ka sa iya ubra nga daw abi mo daw tutuod din nga kanyo daw malokpan ka din po sa tutuod gali it is the deception wala na sa power nga muna nga do not believe the devil's lie in your mind kaysa tubangan si Diyos yan ikaw weakling sila sa Bible we are more than conquerors through Christ o give us strength. Ang overcomer kita, we are victorious in the name of Jesus. Victorious kita. Ang muna nga, makatilaw ka lang na ang devil, makaigo na ginasasay mo. Maigo ka lang ginasangyang, ano, sangyahan, kaya nga, ginaalaw mo siya, tagaan mo sa permission, sulod sa buhay mo. Muna, sila sa Bible, do not give place to the devil. Di mo siya tagaan lugar sa buhay mo. Kaya nga, may authority ka mo sa iya, pwede nyo siya matabog. The demons are subject unto you through the name of Jesus Christ. That's right? Sa 12, yeah, for we wrestle not against flesh and blood. Ang away, hindi sa unod, but sa dugo. Ang away, against principalities. Nagagawang sa, against powers, against the rulers of darkness, against spiritual wickedness in the high places. Spiritual ang battle. Ang battle, hindi physical, mga kutura. Kundi spiritual, kadamu ta, kontra mo katura. Sila ya, kita ya kapuhay, katulog sila ya wala. Amo na. Nga, wherefore, para makaaway ka, nga gani, take unto you gani, isolob nyo ang bugos nga hinganib, ang bugos nga paming, armor sa Diyos, ang bugos nga makasalan ka sa pagsindog. In the evil day, dinhi mo yung tanan sa pagsindog mo katulad. Hindi lang pwede nga sa suko mo isa, duwa, takto lang ka, ano, ka-armor sa Diyos. Kundi panangit. Kay sa anong ni nga armor of God, belt of truth, breastplate of righteousness, ng gospel of peace, ng shield of faith, sword of the spirit, so helmet of salvation, ano, promet dito pa na. Hindi pwede nga isa, kulangan mo na isa. Kaya sa party nga kulang ka, nga wala ka da, daya ka pirahon. Sa party sa lawas nga hindi ka covered, daya ka pirahon. Ang first armor, I call on Toto Sidre. Hey Toto Sidre, ni armor mo, gingulang ko lang. He loves to play nga king, mga prince, bala pag mga kings. Sila sa Bible, ang first thing armor, sila sa Ginoo, put on. Takon mo ang truth, ang belt of truth. I-put on ang bracelet of righteousness, kanyang gospel of peace. Sila sa Ginoo, niya arisapon ang armor. Hindi niya ato ng armor, iyan ni sa Diyos. Armor of God ni, hindi ato.
ang armor ni sa Diyos, everything na nalista diri sa Ephesians, armor sa Diyos sa kabuhita. Kaya Diyos kabalo kung anong dapat nga weapons nga gamitin ta to fight against sa spiritual level. Siya na kabalo kung anong mga proper nga mga attire nga gamitin ta para mag-doubt ta. Eh, ginatubag na ano, di ba sa tubag Diyos, we are kings and priests. Do prince man si Cedric, do kings man. Di kung gusto na mag-win, tanan na armor of God, suksokon lagi. Hindi lang isa. Nga, kung gusto nyo ang armor of God, si sa Diyos, niya ang alun eh, niya ang armor sa akon, tanan ng armor, ardi sa akon. Ardi sa tanan ng armor. Why sa nagambal nga, ang Diyos ang magasuksok sa imo? Ang Diyos hindi magsuksok sa akon sa armor of God, sa niya armor. Kundi sila niya, put on, suksok tayo, ang armor of God, ikaw gina masuksok yan. Kay iya, ikaw gina. Hindi sa magambal nga, oh, ari diyo, ako masuksok sa imo, kundi ikaw gina. Sino sa Bible? Standard word, hindi ka mo, ng ang inyong hawak, na wakusan, with belt of truth. Paha, saan ka maturan? Belt of truth. Belt. Kinangan kita sa paha. Kaya importante sa belt of truth kaya sa army, ang tanan nila ang mga armors daw, doon naka-attach dahil sa belt. Kung maghalap mo na ganyan, tanay paha, kaya kung hindi ka magugot sa paha mo, mabahan ka sa away, maperdi ka. Ano ka importante sa belt of truth? Belt of truth. Kailangan taas ang belt of truth. Kaya nga, ang kamaturan ang mumagakip sa tanan. Ang kamaturan yung nabalaan nyo ang muna magakip sa tanan kung din siya. Kailangan, lover kita sa kamaturan. Ang truth, pulong sa Diyos. Igong maunta. Kailangan, lover kita sa doktrina ng Diyos isa. Mamaturan. Kaya ang truth, wala lang nag-change. Ang kamaturan, wala nag-change. Biska na nung information mag-abot, truth is still truth. Why? Nag-change. Kaya ang truth is unchanging. Ang pulo sa Diyos, yeah? Singa, ang pulo of God is the same yesterday, today, forever. Wala nag-change. Sa battle, kinang prepare ka. Nga makabalo ka. Kakaibalo ka sa kinatawag ng kamaturan. Kaya sila sa Bible, and you must know the truth, and that truth shall set you free. Kung wala ka pulong sa Diyos ang belt of truth, madaya ka ng Satan sa ubra niya. Paano mo mabalaan ang iyong ubra sa la? Ngayon sa ngawa, kung may belt of truth ka, may paha ka sa kamaturan. That's all. Buntibundaya ng ngawa, si mo magdaya. Italoon niya ka sa deception kung ang tao na-establish sa truth. Kung na-establish ka na sa truth, sigurado kung good na ang paha mo sa kamaturan, hindi magbundayan sa imo. Tis may mga situation na lang, ang belt of truth, iyan mo gin, itakon mo gin. Ikadua, niya, I'm hanging on the breastplate of righteousness. Itakon yung breastplate of righteousness. Tabi. Bracelet of righteousness. Kita nyo? Panagang sa dugan. Bracelet. Saan pagkamatarong? Ang next armor na dapat susukunta ang bracelet. Taming panagang sa dugan ta sa pagkamatarong. Kaya ang duwa sa parts na nawas ta, duwa ka pinaka-vulnerable. Ang atong heart, ang atong mind. The devil will play with your emotions. Ang muna mga tao sentimos, emosyonal, dasig sila mano. That's all the devil will play with your mind. Kaya may kinaproteksyonan mo. Kaya ang primary target ni Satan is your heart. Your heart, para maigo ka sa pana, patay ka again. Kaya may taming ka sa righteousness. Ang Christian yung wala nagpangabuhi righteously, tumulong ka po wala kagapangabuhi sa pagkamatarong, wala ka proteksyon sa dugan mo.
Wala ka, tindog lang pala yung dato, stand up lang. Wala ka breastplate of righteousness. Kung wala ka pangabuhi sa pagkamatarong. Kailangan nga pangabuhi ka sa pagkamatarong, agad hindi ka maigo ni Satan. Amo na. Ang sa breastplate of righteousness, kailangan practical everyday, ang principle mo, nga sa kabuhi mo, hindi mo pagtagaan lugar ang yawa ng mag-damage sa heart mo. Amo na, sila sa Bible, love not the world, neither the things of the world, kaya ng heart ta. Ang attachment ta. Once nga may opinion sa attachment ta sa kalibutan, ang aton nga heart, ka-vulnerable ka tama, wala ka righteousness, too much attached ka sa kalibutan, ang heart mo may gugit, mga katuran, kung wala ka breastplate sa righteousness, kinala may pagkamatarong ka, para may protection ka, kaya muna ang kabuhi mo, ang kingdom sa Ginoo is righteousness, diba? For God's kingdom is not meat and drink, but righteousness, no? Peace and joy in the Holy Ghost. Tingnan mga buhay ka, close sa Ginoo, protect your heart. Sa tanan nga dyan, sinikalibutan, kaya ang tanan nga mga, all the pleasures of this world, na ang tanan nga mga ma-offer sa kalibutan, nagapalayo sa aton si Diyos. Then, kung too much attached ka sa mga kalibutan o nabutan, kung magulasin mo, may ego heart mo. Masakitan ka, matrubol ka. Too much ka attached. Then, kailangan mo may breastplate of righteousness ka sa pangabuhi. Kaya kung wala ka nagapangabuhi sa pagkamatarong, you are not protected. Okay? That's all. Kailangan may righteousness ka, then you can have peace. Kaya kung wala righteousness, wala man kalinong. Kung wala kalinong, wala man real joy. That's all. Your feet shook with the preparation of the gospel of peace. Ang iyong mga tiin, kailangan na preparaan sa gospel of peace. Ang Roman soldiers may gatawag, gasuksok sa ginatawag ng kaliga ng those shoes na sanga boots na may mga spike na mag-enable sa soldiers na mag-stand. Nakita mo, biskan ano nga, damo-damo na punta nila, gina-attack sila. Tingnan ko, hindi sila matumbabungguan nila. Ilang mga sapatos na, mga may spike na, ang ilang atiin. Sa puno si Diyos, nga kailangan galing, ma-prepare kita sa battle sa atong bit with the gospel of peace. Kaya ang peace of God, ang kalinong si Diyos, that passes all understanding, mag-attack si mo stability. You are stable kung may gospel of peace ka. Ang peace ang Diyos, nag-attack sa atong understanding, may stability kita. Hindi kita dali-dali matumba. May stable kita. Kaya hindi kita madala-dala lang sa diin. Hindi ka dali makakas. Wherever you go, you bring the gospel of peace with you. Wherever you go, dapat you bring life and you bring life. Hindi death. Yeah. That's all. Kay ang peace, hindi mo maangko ng real joy kung wala man ka gospel of peace. Okay? Nga above all, taking the shield of faith. Nga take ang tatlo to ginapot on, suksok. Suksok, suksok, put on. Nga take, kuha ka. Take the shield of faith. Nga masasarang ka sa pagwen sa tanan ng mga panag sa kaway. Panagang mo rin, shield of faith. Panagang mo sa tanan ng mga panasang wicked. The shield of faith, kay without faith, ang faith ang muna ga-enable sa atong kabuhi. Kaya kung without faith, dasi ka, easy target ka sa devil sa niya mga kakalayo nga pala. Kung wala ka shield of faith, doon naman yung nabato si Goliath at si David, wala sila ni shield. Pero ang iya, spiritual shield, shield of faith. Nga si Goliath, armor tanan niya. Nga you come to me with spears ka tanan yung mga armor mo. Nga I come to you in the name of the Lord. That's faith. Ang shield of faith, ang munang spiritual. Makita mo nga, misa nung nga panasay mo, ginalampusan ka sa espada sa kaway, makabato ka because may shield of faith ka. Kaya nga, nagpapabuhay kita sa society nga tao wala respeto sa Diyos. Wala na, kulang na.
Kaya without faith and trust sa Diyos, ang ating kabuhi sa Ginoo, magapalay-palay. Without faith, it is impossible to please God. Amen. We must keep the faith. Kagangalaw ta ang faith sa kabuhi ta nga mag-protect sa aton from the enemy. Kay nagataya sa simong nga panahon niya kamo sa mga dark ya. The son of faith, offensive weapon mo na. Offensive weapon mo, pwede mo na sa mga isang walang nagawa, pwede mo malampos away ang faith. Ang shield of faith. May ang faith, magamit mo nga mag-away sa imo duwa-duwa, that unbelief. Ang mag-counter sa imo duwa-duwa, di maka, di pagka matinuhon, mga unbeliefs mo, pagtuo, mga turan. Ang muna, kaya nag-abot ng mga doubts ng mga unbeliefs sa mga kabuhi, take, kinalan, mag-otubang kasayawa sa posisyon. Keep your shield of faith. Ang shield of faith mo, kinalan, ano mo, prepare mo. Si Job nag-endure sa tanan nga grabe yung pain, sa tanan nga mga literal, physical anguish, sa tanan nga mga kita ta, pero may pagtuo sa sining niya, though God slay me, yet I will trust in Him. Kaya pagtuo ko sa Diyos, ang pagtuo ko sa Diyos, magpabilin sa Giyapon. Saligan ko sa Ginoo. No matter kung anong ginabasa sa lawas mo, anong ginambal sa doktor, balatian mo, just keep the faith. For God will come, and God will say you through. First kay Job, first kay King David, sa pagkatubang niya kay Goliath, there's your the faith, amo napadaog sila. Sa tatlo kay Hebrew, kay Shadrach, medsa kabiligo. Ang ilang pagtuo, wala ganyan nagambal ang Ginoo nga kung niya, ihapoy ka mo sa kalayo kay Luason ka mo, wala. Because, but we have faith. Nga, luwason kami kasi hindi sa Diyos namon. Ang Diyos namon na ginalagat, pakasarang sa pagluwas namon sa unuan. Pero kung hindi man, magadayaw kami diyawa sa iya. Hindi kami magyaw sa imo, Diyos Diyos. Amo lang ginatawag na shield of faith, mga katuran. The sword and take the helmet of salvation. Helmet of salvation. Nga, wala ko ginatakod, habang sa Diyos mo. Ang Ginoo, hindi magtakod sa helmet niya sa imo. Ikaw, ang tanan ni helmet, armor of God, ara na. Ang tanan ng mga para sa battle, kinanan, ara na. Kuwaan, kag isoksok, itakot sa imo kabuhi. The helmet of salvation is freedom from sin. Sinig ko sa inyo kagina, ang duwa ka-vulnerable sa parts sa lawas na, the head and the heart. Head, kag ang harta. Kaya nga, ang head sa pinaproteksyonan, kailangan maka-prepare ka sa battle. Biskan sa mga army soldado, may helmet gina sila. Kaya nga, kung di biskan dito makadto, our mind dapat sigurado kid nga ang imo kaluwasan nakaptan mo. Kaya ang atong mind is the battlefield. Di na di sa kaaway, firme. Ang laban yung ginatira, kid, laban ka katumba sa ulo. Kid. Yung mga sniper, pag mga ano, ginaulog ka pero o dear heart, dagi na ng patal ng ego. Tignan ang proteksyonan mong imuhet sa ang tanan ng mga devil's lies, sa ang salvation. Kailangan, ma-resolve mong isyo sa kabuhay mo, nga sigurado ka, ma-save ka, nga ang salvation. May parang nga hindi sure sa standing nila, umulis lang kapay sa yawa, kahit hindi sigurado kung save kami kung hindi. Sila kung lingon, mas pwede sila sure, sila standing. May ginatawag sila nga identity crisis, ano ko man? Ano ako sa Diyos? Hindi. Save ko kung hindi. Kaya hindi sila sure. Tignan na lang kung ako mong helmet of salvation. Kung proteksyonan mong imulo sa tanan nga, no? Ang tanan nga mga battles ang inibig nga mag-ego sa mind mo, ang mga butik sa yawa sa mind mo. And the swords, the sword of the spirit, espada sa espiritu, which is the word of God. The word of God is the sword of the spirit. Si Cedric, i-model ko lang para sa spiritual makita nyo. The sword of the spirit, amon ang word of God. Sword of the spirit, amon ang word of God. Sa tanan ang ihatag sa Diyos, defensive ni tanan. Defense. But the word of God is an offensive weapon. Hindi ka magdaog sa away sa ganang biskan sa tiyan nga battle, nga managa ka lang, sanggon mo lang sanggon. Kinalan, magamit kagid word of God to fight the devils. May truth kagid nga nabalaan, may word of God kagid nga ihampas siya, mga katura. The son? The son ang pinaka-importante. Oh, ano yan matabo kung we start praying the word of God? Ang
nakulong si Diyos, di ba, Word of God? Ang tanan nga, ang tanan nga mga armor ni si Diyos, anom lang sa pisikal na kita, taanom lang. Pero may nagambala di, nga, na-mention ko sa Word of God, nga ang truth, kaimportante, the Word of God amo na makapastan sa aton, ang mga maka-inspire sa aton, pa, kaya ang Word of God amo na magapadala sa imo patuo mo, makabati ka sa kulong ni Diyos. Di, kinala na pala, ang pinakaway, mighty weapon ta against the devils is the Word of God. Kaya the Word of God, wala nag-change. Ang tanan ng butang mapasaway na, pero ang Ginoo magpabili, hindi lang ipulong. Di, amo na nga, may armas ka na makabato sa kaway, pagi sa pulong si Diyos. Ang tanan ini ng Word of God is useless. Biskan po ito, tadi protected ka, armored ka na. Pero ang spirito mo talawan, madalagan ka magyapon. Kaya ang nag-activate sa armor of God is prayer. You pray? Sige pa? You want to pray? Ang nag-activate sa armor of God, dito to ba? Is prayer. Ang nag-empower sa armor of God, makuha mo ang armor of God, paagi sa prayer, mga turan. Tanahin nga mga armor, useless na, tingnan, kung ang spirito mo talawan. Kaya you are not connected. Wala ka real power. Kundi amo nang banyo po sa Paul, praying always. Pangamuyo ka mo permi. With all prayer sa tanan ng pangamuyo. Supplication sa spirit. Nga magbantay ka mo na may pagbatas. God supplication sa tanan ng saint. Amo na nga in addition sa armor of God, ang healthy nga prayer life, amo nang naga, ano sa akin? Paano tabi masoksok ang ginatawag na stand up please? Ang armor of God, masuksok mo na. Put the armor of God in you by prayer. Ma-activate na sa tanan sa prayer. Kaya biskan kumplito, kani kung wala ka malang prayer, it's useless. Ang armor of God is empowered and activated by prayers. Ang armor of God is empowered, nagaan ko so kagawag, in-activate sa pangamuyog. Mga tura. Kaya you will, hindi kita magdahil sa fight at sa battle ta without prayer. Maluhod ka git. Bisan talo kapiparado sa mga soldado sa Amerika, to some of them, they pray, Lord. Ang Diyos ang nag-protect, mga tura. Eh, amo na, ang prayer dapat, hindi habit. Hindi habit naman sa ato niya. When you say prayer, habit siya. Ang prayer na sa ato niya, one, Lord, bless me. Lord, bless my family, bless my home, bless my house, bless my dog, tanan. Bless me, bless me. Lord, protect me. Give me a good night's sleep. Lord, bless me. Bless this world in Jesus' name. Amen. Amula lang ako prayer, but prayer is conversation to God. Talking to your master. Silingan ni Reverendo Tony Mangon, our spirit must be guarded by a prayer life. Spiritual tanga life, ma-proteksyonan sa prayer life ta. Ang armor of God, ang prayers, our obedience ta, sa pulong sa Diyos, sa pastor, coverings na sila na sa ating kabuhi. Mga spiritual coverings na sa nabis ka na nung mag-ulan ka mag-init, hindi ka maano kay nga nakubiran ka. Tanan preparado ka na, pero sa tanan mga ginobra, we must always go to God for direction. Pray again for your direction. Anong instruction sa Diyos? Pangitao mo kitang will sa Diyos. Kagapusog sa Diyos. Sing my praise din sa Ginoo. That's all. Ma-report ka rin sa commander in chief mo. Ano nga ako nung brahon? Mag-talk again, mag-ordinate ka again before you go to battle. You pray before you go to battle. You pray. Amo na nga, kaya nga, pagkita mo ang will sa Diyos, guidance sa Diyos. Kaya biskan ano mo ka preparado sa tanong yung butang, mentally, physically, ano mo ka alam si Muta na, for the day na nag-stop ka prayer, you also stop asking God for help. And you also stop asking for troubles. O sa adlaw na nag-untap ka pa ngamuyo, amo man ang adlaw na nag-start ka pa ngayon, trouble sa kabuhin mo. Kaya mo nang bali, Pastor, labans ang problem ka trouble sa tumulo, prayerlessness. Amo na, the moment nga nag-tasig sila mainit, tasig sila matrouble, tasig sila mag-uri, kaya nga, powerless sila, kaya prayerless sila. Where there is much prayer, much power. Ba? Tiyan mo na ang prayer, hindi lang also sa defense study.
Ikapito ni saan sa armor of God. Anong ni sa tanan? Through ang prayer, say ko ang mga ginang nag-activate sa tanan, ikapito sa armor of God. Ang prayer, depends sa ni. Hindi lang mo so, depends kung di offense mo. Ang prayer, di plat tayo nga, bisel ba? Nga susukun mo lang, aral na dahil. Kung mamasakit, attend prayer meeting. Kung may problema, attend prayer meeting. Kung ano lang, ano, bro, Lord, tigay ko, bro. Kung masakit, Lord. Pero kung wala na, halid mo lang dahil sa God, sumusubiti ang muna. Prayer is conversation with God. Prayer, kinagatong ko sa Diyos, sa intimate level, sa imo relasyon siya, ang heart mo ginabuo mo sa Ginoo, ginabala mo, Lord, amo ni ginagyan ko problema, amo ni ginatubang ko Ginoo, amo ni ako Ginoo troubles. Kaya ang prayer, amo mag-ano sa imo, kumain si Diyata lang ang power sa prayer sa kabuita. Prayer, nag-atag permission sa heaven na mag-intervene sa itong kabuhi. Ang prayer, nag-atag sa Diyos, right, para mag-intervene sa imong kabuhi. Hindi ka mag-pray, ang Ginoo ba lang mo may power to choose sa mo, pwede itang Diyos ma-disregard, pwede man hindi. Bisang Diyos siya. Pero ang prayer, nag-atag sa Diyos na ano, right, na mag-interpret sa itong kabuhi. Prayer, nag-atag sa Diyos, right, na mag-intervene sa situation mo. Biskan ka trouble ka na, biskan masakit ka pa na, di ba? Biskan galala ka na, mapatay ka na, hindi kayo katilaw, hindi ka mag-pray. Hindi ka mag-ayo, hindi ka mag-pray. Hindi ka mga bato, hindi ka mag-pray. Kailangan, ang prayer, gintagaan ko Ginoo, right? Lord, please intervene sa akong kabuhi. Bulihin ko, intrahin ko Ginoo sa akong kabuhi. Anong kakatabo sa akong kabuhi Ginoo? Prayer is giving God permission na magsunod sa akong kabuhi. Amen. Mga katuran. Kaya ibis ka ng Diyos, Diyos siya. May mga butang ang imuon niya because giplano yung imuon. Kag imuon niya na, kag wala ang tao makastap kung gingusto sa Diyos. Kag hindi tamad siya mapilit, imuon ang isang butang. Pero may mga butang, dapat mga butang, na ang Diyos hindi mag-intervene, ang Diyos hindi mag-intra, unless we request it in prayer. May mga butang sa kabuhita, ang Ginoo hindi mag-intervene, hindi sabihinta, unless you pray. Mga katuran. Ang muna may sindianta, nga kay importante ang pagpangamuyo nga ang magamog sa Ginoo hindi magtupatan ng blessings ang blessings nga i-claim mo na sa prayer mo kuturan yes kag hindi kita ka-survive without prayer yes kasi parado ta tanan tanan nga wali tanan nga music tanan nga Bible study tanan nga nabalaan mo hindi ka ka-survive without prayer hindi kita ma-survive without prayer wala na ga-matter kung anong sa digital. Bisa grabe ka, plano mo nang buhay na ka-pray? Useless. Wala na ka-matter kung pila ka mag-atag-trust isang-isang di mo mag-witness. Huwag ka mang ka-pray? Useless. Wala na ka-matter kung ano ka-good, ka-talented, ng musicians, ng singers. Huwag ka mang ka-pray? Useless. Wala na ka-matter kung ano ka-lawin sa simbahan ta? Kung wala kita ka-pray. Wala na ka-matter sa Diyos kung ano ka-kasagad, ka-kaalam, magwaling mag-abustadi, kung wala ka ka-pray. Wala, useless na. Kaya nga, tinawag kita sa mong Diyos ng mga men. Ano ang men? O prayer. Kailangan kita mag-coordinate sa Father ta. Stay connected with your Heavenly Father. Sa cellphone nga, hindi ka upas ka mo kung wala ka mo signal. Hindi ka mo makonect. Tubol ka mo. Dugtas ka mo. Wala signal. Hindi na, hindi mo napangita. Stay connected with your Heavenly Father. Pray God, the Holy God, pray! Nga, na, I don't care, is ka nalang katalented. Kung ay malang, kay nga, ang prayer, may imuya ng kanan. Ang basta nag-pray ka, ang Ginoo, mag-provide sa kanan, mag-uling si mong Ginoo. You must have the truth of God and the Spirit with this prayer, mga katura. Kinala na, ang muna generation sa pungya, abin nila, damo pa kami na balansan sa kay pastor, sa information, sa knowledge. Kung wala, hindi pa na-wisdom, kag wala man sila prayer, kaya abin nila, basta sa ulo lang nilang Bible, sagad sila, kay kataas ang education nila, mga doctrine, pero hindi mo rin makuha ang anointing si Diyos, except you pray. Kailangan na tagi-japon, power of the Holy Ghost to activate kung anong hihatag si Diyos sa ato, mga katuran. It takes the Holy Ghost, mga katuran. It's God's Spirit and truth. Ang Word of God ka ng prayer, balance, ginagapirmi. Balance kina Fermi. Ang prayer doesn't mean God do anything. Ang prayer wala nagasugo sa Diyos. Hindi mo ka niyang tanan. Wala man nagapos sa iya.
kaya nga away kita na control sa Diyos. Bisa na mo ka-pray kung wala sa plano sa Diyos ang ginapangayo mo, hindi mo ginamabaton. Pero, kung ang ginapangamuyo mo, ginahambal sa Diyos, all you got to do is activate in prayer. Ang kinalanan mo, kung aasa pangamuyo, i-activate mo. Nasundit ako na ng balang righteous, sila ni James, niya, effectual fervent prayer of a righteous man, may righteousness ng Diyabon. Ang tao nga wala talaga ng tao kilala ng mga buhay na ma-please ang Diyos. Pero kung wala ka, hindi mo ma-please ang Diyos kag you're not living righteously, hindi mo mabato ng answer sa pangamuyo mo. Nga, the prayer of a righteous man availeth much. Tingong di kaya be righteous, if you're not living righteously, hindi mo makuha sapat sa pangamuyo mo. Kaya mo nang hambalya mo. Mag-accomplish sa kulo si Diyos kung when you pray the word. Na muna ganun si Lincoln laban sa aton, ginapray ta sunod sa gusto ta, but tilawin nyo subong i-change yung inyong life, praying the word. Pray kung ano yung ambas ang Ginoo sa inyong kabuhi, mga katuran. Kaya ang praying the word, nag-activate, say sa Ginoo, I will bless you. Tiyara ng balya, you are blessed coming in, going out. I-claim mo sa prayer, mga katuran. Oh? Imuon mo lang, i-ambal mo lang kung anong i-ambal sa Diyos. I-pray mo lang ang matupa na i-activate mo ang tanang mga panghambal sa Diyos, pumirsa sa Diyos. Lord, siling mo ang huli. Lord, siling mo, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Not and it shall be given upon you. Namihala ang Diyos yan. Lord, imuli po lang mo, oh, hambal mo. Siling mo ako na, daddy, hambal mo. Hindi ka kapag hindi. Kaya namihala ang Diyos, mga katura, when you pray His words. Ang muna gusto yan, nga gusto sa Diyos, iambal mo ang mga promesa niya. Gusto niya, i-ano mo, i-pray mo ang mga butangan. Gingihambal niya sa pulong niya. I-pray mo, pangamuyuhon mo. Kaya mo na mag-activate sa tatang ng mga butangan, mga blessings sa mga kabuhi. Ang blessings mag-come down if prayers go up. Totoo, ang blessings mag-abot kung sige ka ka-pray. Kaya i-pray mo kung anong ihambal sa Diyos sa imo. Kaya God want us to pray what He said. Ang Diyos gusto na tayo mag-pray sa aking hambalya. Ang muna, sa pulong lagi. Galing, laban sa ako, di taka-pray mayo nga, we don't know the word. Why man taka-balong, ano na lang mo, ano promesa sa Diyos mo? Kundi ibang, amen, praise the Lord, hallelujah, amen. Why di taka-balong, ano promesa? Ayun mo, why man taka-basa? Paano ka ka-pray sa pulong yan? Kaya why taka-basa? Sa iyo mo kabuhi. Ang muna ka-power, ang sword of the Spirit is the Word of God. Pero it will become more powerful kung ang sword of the Spirit, this is the Word of God, i-pray mo. Nag-pray ka, you pray, praying the Word. Kaya promise sa Diyos mong kabuhi, mag-ahin mo, gina. Hindi na mag-abot niya, until yan nga mag-pray kaya. Hindi mo na mabato niya sa iyo, gino mo, ask, and shall be given you. Huwag ka nabato, huwag ka man nag-pray. Huwag ka na nakita, wala ka man nangita. Wala ka na ba, Brian? Wala ka ba nuluktok? Yes. Amo lang ba sa Ginoo? Yes. Wala ka tayo mag-pray 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour a day? Prayerlessness, ang tanang nga, cause of problem na tubol sa believers. Kaya wonder ka nga, wala akong buhay ko, book up man. Nadamo ko problema man, bawag tapos, pero bilang kulang ah. Kajuntay lang, pero may ah. So, juntay lang kalas-kalas ang ato, mga nadlo ka na. Yan, yeah, juntay lang presyo, nasingke ka na. Check your prayer life. Nga, ganun ba? Kung may time, miska na ano ka, ka-pressure, miska na ano ka, mood, wala ka matter. Kaya nga, you are saved with the heavens. You are praying, you are covered. Why? Ti, kung damo na gani, dibil-dibil sa kabuhin mo, lumat ka na spiritually. Madaog ka sa enemy because you're weak. Kaya why ka nag-pray? You are not covered. But if the church goes back to prayer, no demon on hell can stand against us. Yes. Sinay ko ang tumuloo, magbalik sa prayer, wala sang yawa sa eterno, na makapatumba sa ato. Kaya the Bible says, even the gates of hell shall not prevail against the praying church. Kailangan lagi niya mag-prayer. Kaya ang kabuweta, kung ang prayer life ay hindi constant, unanok, din ang spiritual life ta, mag-pull apart, managaday down.
Gapatay man. Kinalan mo gid yung prayers, intimate relationship sa Dios. Kaya ang prayer, very important sa victory sa tanan nga space ang buhay ka. Physically, financially, emotionally, tanan ang prayer, amunang kay sa victory mga katura. Nang muna, why mo nang why may nabato di nga why ka man nagapray tingin na lang pray ka pray something ano sini mo bal mo niya mo ni Lord mo niyo Ginoo bal mo mga ayo ko sini mo Ginoo ko magpray ko kung may magsala ko Ginoo sini mo if my people that are called by your name will humble themselves and pray Ginoo ba matian mo kami pagkailan ayuhon mo ba matian namon tagpatawaron mo kami sa sala namon Ginoo kung may mistake ka Ginoo sini mo kung may mag-transgress kami, you are just and faithful to forgive us for all our trespasses. May promesa siya, sila mo ginuti, Lord, nagpangayo ang patawad. Gamitin yung word of God sa mag-pray ka mo. I-claim yung promise of Diyos. Kag isang assurance nga mabaton nyo, anong assurance nga mabaton yung ginapangayo nyo sa Diyos? Because the word of God said so. Ang mga sa Diyos, mabatong higit tungod niya ang balya. Sa Isaiah 65:24, as I close, Isaiah 65:24, niya, it shall come to pass, kamag-abot ng adlaw, that before they call, I will answer. Wala pa ka muna nawag sa Diyos, nasabat na amo sa Diyos. Amo na sa ka, ka-excited, mamati sa pangamuyo, ta? Amo na sa ka-excited, sabat sa aton mga request, mga katulad. Wala ka pa before you call, the Lord has answered you. Before you pray, kung ano man ginapangayo mo, the Lord has answered you. While they are yet speaking, samtang gambal pa lang sila, niya, I will hear. Samtang gambal ka pa lang, mabatian ka na sa Diyos, mga kuturan. It is the will of God, mga kuturan. Ang bayo na. Di, grabe, sino may mga tao sa inyo nga, gabalulong ka pa lang. Ah, kabalulong ko kinalan mo, ayaw. Hindi ka nakakita? Sino mga promesa na sino? Nga nagpanawa ka pala, nasabat ka na? Ari na di ay, ari ka na, ari, prepare ako na Diyo. Ang Diyos ka nang may ara. Promesa yun na, will you pray? Nga, before you call, God will answer you. While you are yet speaking, the Lord will hear you. Amo na sa ka-excited, dapat ang ato feelings mutual man sa Diyos. Excited sa mong iwala ni Pastor nga may dog. God is, ano gusto yan? Let me hear your voice. Gusto yan magkita atong kautinan sa prayer. Ti, at tanan ka manis, kag tanan ka sabat sa kinalanong tara sa Diyos. Ang baya, call upon me and I will answer you. Amen. Call upon me. Ti, sininga morning, pray something in existence, sininga ka, speak by faith, kag, matanan yung needs, mangko yung mga katuran. And wear your spiritual coverings. Okay? The Lord bless you. I turn this pulpit to Pastor Sam to go to God this morning. Ay, utang ko din na kamawan ng bata. No? Kamawan ng bata, tindo. Praise the Lord, everybody. Gusto ko mag-ugag sa inyong topic, sa kanakong topic, bayan sa kabuhi, natong mulo ang mga Korean. Sino sa inyo under attack sa yawa? You think, you feel, you are under attack. Subong sa enemy, mga demonic, mga demons mo doon. Tara? You are under attack? Imumay, ang attack ni Satan, amay, aton mind, aton spirit, aton body. Mga doon. Yawa, manipulate sa inyo circumstansya sa inyo kabuhi. Kag manipulate sa inyo physical senses, lima, mga doon. Para i-manipulate ang kabuhin nyo, that is to hinder you, that is to stop you. Iba na sa inyo, kaagin na ka mga ginatak mo sa mga demonic spirits? Spiritual battle ang agis kabuhin nyo? Kaagin ka mo? May mga persecutions, opposition, the halos, you know,
May nabasa ko na nga niya, i-set mo ang imunalambuton sa Diyos. Kaysa, siya ginasukita pagtuod ha. Kaysa, sala ka man, kaysa nga ginatikal ta, ang atong pagtuo sa ginapadayaw at atong pagtuo sa Diyos. Hindi wise. Kakunanong ginautang sa Diyos sa imo heart, may muon mo, mga dunan, para sa pag-alagad mo, pag-sekwan mo, yung kwan kayo nga mabala ni Satan. He will throw every obstacles, mga kauturan, sa mga direction. Tugtog nga may tendency nga, it will overwhelm you. It will overwhelm you. You will throw obstacle here. Obstacle here. May financial, may social, may family. Sa tuyo nga to overwhelm you. Paano ko na yung pagtuo? Hindi nakatindo, mga kauturan. Ang gua mapikahan kagit, maaariya kagit, kag maatras kagit. So maayo nga butang na kung may ginpamtang ang Diyos sa inyo mind, kag ginpamtang ang Diyos sa inyo heart, ngayon din niya pagpadayaw, mga kautunan. Kundi kayo padayaw nyo, nung dula ang energy, kag ang kusog sa heart mo, mga kautunan. Kay Satan, mababala niya ang inyong mga kwan sa Ginoo, no? He will throw every obstacles. Sa tuyo, tuk-tuk, it will overwhelm you. Daw magalanda sa imo mula, kag magalito sa imo, lingi yung ulo mo. Tendency, apiktado yung pagkalanod sa Diyos. Medyo ma-confuse ka, kag ma-amusin na. So it would be wise to keep it. Kung may mga butang na hadag sa Diyos sa inyo, niya pag-iisugit, pag-itikal, kay nga hindi pagpadayaw, kay may ginatawag yung spiritual pride, mga kautunan. Nga kung ano mga ginatag sa Diyos sa inyo, so may tendency sa ato na self. Nga hindi pa kita patay, hindi ka sa self ka, so may tendency ng ipadayaw na doon. Sa bahay ni Satan, opportunity, balaan niya ang imo na ano, so abuyan niya tanong ng obstacles. Tuyo sa mga libog, kalibog ka, so ligwa yan, hindi ka nakapadayo ni mga ato na. Pero iban sa atong kaagin, nagigita mga demonic attacks sa kabuhin, no? Kaya anong nandun dumayo yung kaginimun nyo lang? Kaya daw dula ka po sa mga sari-sari nga po siya yan. Siya, ang degrees ng pressure, grabe. Wagal parehas ang degrees ang pressure. Kaya ang sitwasyon nga ginaagyan sa kade sa tunlain-lain, mga kautunan. Tama ba yun? Ano ang nandun dumayo, mga kautunan, nga ginihimok nyo lang? Nga tuk-tuk karon na kapadayon ka mo. Prayer was just the means. Provisions ka ginatag sa Diyos. Amo ang pinakasentro sa verse ka ginagamit ni Brother Alex, mga Torrent, Ephesians. Siling niya diri, having done all to sanahin mo yung tanan nga butang nga makatindo. 14, stand therefore nya gani tindog kamo. Now everybody say stand. Abi action ninyong tindog abi. Tindog. Abi ko nuhit mo kasama basko ng amin. Tindog niya po? Abi ko nala sa onka sa kundra. Oh, oh, oh. Dagadugliw na ako yun. Lalaki na mag-amal-stand, no? Laiman nga, aksyonan mo nga matindog ka mga ito. Abita na ako tindog niyo ba eh? Base sa tindog pala nga daan mga turan, kahuyang na, no? Okay, thank you. Maybe see it. Promoning mayor napunto sa sininga chapter, mga kauturan. Having done all to naimaw mo na pangamuyo. Naimaw mo na ba sa Bible? Nakabukay mo na mga promisa sa Ginoo. Gamok ka na nabatiyan, nawali. Kung paano nga ginhamtang kita ni Jesus sa posisyon nga with Him.
Damo ka na naiintindihan ng truth. Nga si Jesus, na daog yan na si Satan. He is a defeated enemy. Gisulot ni Jesus iya hidog, iya power, iya authority, hell. Pagkapatay ni Jesus, he went down to hell, Hades. Kaginsulot itong Hades prisuan sa mga kalag na nagkalamatay. Abi nila si Jesus, mahold nila sa kamatayon. Ginsulot ni Jesus ang kamatayon, kaginspoil nila authority. Why nila mapunggigin? Himo nilang tanan na mahimo nila with all their power, authority, and kamatayon sa authority and power ni Satan. Napulyon. Why tao na nagsulod ito nga nakagwa? Si Jesus Christ lagi na nagsulod sa ilang teritoryo. Ginpenetrate niya ang ilang authority, ilang lugar, ilang jurisdiction. Kagwa lang mahimo si Jesus. He's not dead. They thought Christ was dead, but he was alive. Kaya din spoil ni Jesus, maturan. Ang ilang authority, din gubat ni Jesus ilang authority. Why nila mapunggan si Jesus Christ, maturan. Sa ilan ito ang ahul, maturan. After 3 days, guwasa na banhaw siya, maturan. On the process, din spoil niya ilang power ng authority. Wala nila, ginimo nilang karang mahimo nila. Pero ang Diyos, gin-apply naman ang exceeding great power para banhawin ang yakabuling mga lawas, mga Tura. Thereby, on the process, gin-spoil, gin-gubay ang mga Tura, hold the power ni Satan. Gin-kuha niya mga Tura, ang authority sa ila, na nadula niya dahil kag-iba, kag-inag-abot ang kamatayon sa ila. Now he triumphs, and not only that, sa iyang pagkabanaw, mga Tunan, nagsaka sa kanaglingkod sa authority sa Diyos, right hand of God, di ba? And then, the right hand of God is the center of authority of the whole universe. Now he reigns, kagang church, pinpalingkod niya kita with him, in that place of authority. He won. Kaya pagdaog maturan, ginhatag niya sa atin. Ang pag-implementa na lang maturan. Sabi ni Jesus, we're about to ascend back to heaven. All power is given unto me in heaven and in this earth. All power, all authority. Then therefore you go. And preach the gospel, I will be with you. I'll back you up. Even to the end of the earth, maturan. So, nagdaog na si Jesus. Over the enemy, your problem, our problems about the devil, ang away, napindi na siya. Siling sa Ephesians, Jesus led captives into captivity. Now, the word pagkayap ni Jesus, maturan, pagkabanaw yan, host of demons, maturan, halimbawa nila sa conqueror sa Old Testament, na magpauli sila, maturan, sa ila kung guest, nga nagdaog sila, tanan ng mga opisyal, hari, kumadakpan ng buhi, ginagapos, maturan, kaginigtan, kaginatapit sa kabayo, mga spoil nila, tanan ng mga prisoners, tanan ng mga galaku nila ng mga opisyal, huwag ginapaday. So, ginaparada sila, maturan, sa likod sa conqueror, maturan. Pauli sa lugar, it is magabing gate, kagyan may ceremony, maturan, para i-honor ang conqueror sa ilang palasyo, maturan. Mag-abriang gay, nilakudako, maturan. Kag mag-marks, maturan, like David Abbey, may siya kadala army, like David, pero kami ka Joab, may silang chief of staff, kung sino commander magkasunod sila, grabe ka glorious ng moment, maturan. Kaya napasakay sila sa kabayo, ng mga conqueror sila, kanya maturan mga babae sa Jerusalem, magkakanta sila, mga maturan. Go, Saul had killed this 1,000. David had killed this 10,000. Woo! Ang magahinugyaw ang pumuluyo. Tinaga halin sa ilang background sa una, na kingdom sila. Kagya maturan sa nagalakad, nagamarcha, maturan si Gloria, kagulo rin ang conqueror yung ginapadunggan, maturan. May mga oracle sila maturan na nagatrumpeta,
Whoa! Here comes the conqueror. Bokanani ba na chagol, pachagol. Kasi tapos ay kasunod ang mga captains. Nga mga nag-apos na nga nag-apos na. Daw tutoy na lang mga kauturan nga nagkalabasa. Masarapin ni ka mga arrogant. Grabe ka mga cruel nga klase ng mga tao, enemies. Kung ginapanggapos sila maturan nga ginaguyon. Grabe ka glorious yung inyo. Namo man ang inimo sa Israel. So, nasira pa sila yung bukali sa... Pero hita pa sila maturan. Pinakawintan sila maturan si Juan. Alam, brisi ila makaunod. Kagita beach kabayo. Kagimarch siya sa disyerto. Padulong sa Iraq maturan. Kanito i-glorify ang ilang mga conquerors. Hasta subong inimo na sa military. Toolor di mga officials nga nagdalasan kwan mga battle maturan. Kasatapos sila maturan, ginasimba ang mga pagano, ginasimba nilang ilang Diyos, ginapatungga nilang Diyos. Tungod sa ilang mga enemy, nagipadaog sila maturan. Ang Israel, they will honor God also sa mga spoils maturan. Ang mga ilang enemy, may aras na enemy, siya napungutda nila maturan. Ang kamulang ko, dire, himuli lang ang captives, kaginapangutda maturan, kamulang ko sa tingin. Tagbuyano na sila. Tagpabayano na sila. Ginigin mo sila servant na. Napina sila, hindi sila kabato, hindi sila kauwi at spada. Tagindi sila kagalagan, gawa na sila kamulang ko, maturan. Promo na ang imbawa ni Christ. Hilid, captive into captivity. Mga demonic ng mga forces. Pagkayap niya maturan, hilid them captive, maturan. Kasi nililigin sa salyo, nya, hindi ka mamalipayon that the demons are subject to you, maturan. Is it provided na ang battle? Nagdaog na? May provisions na? May truth na? Tama? May protection kita, di ba? Correct? Sa iyawali, maturan, may spiritual covering. Spiritual covering, Israel, sa tanan ng billion, kagisalawayan nila, siling sa Diyos kay Moses, Moses, hawa diya. I will destroy this nation. Kanagin mo sila idols, mga turan. Apang si Moses na ngabuyo, kada ang Diyos, mga turan, na takay, kagwaya ma-destroy ang Israel. Tungod sa pangabuyo ni Moses sa ila. Kaya ang truth dira, nga si Moses, ila spiritual covering, mga turan. Ang aplikasyon ng ministry is your spiritual covering, mga turan. Kamu nga mga young ministers nga nag-operate sa ministry, akong ministry naging spiritual covering sa inyo. Yes, right. In the absence ng clear nga divine calling sa Diyos sa inyong kabuhi, nag-operate kamu under sa authority nga ari sa sinyo office, yes. Mga kaadon. Kaya I'm the one who invited you to be used by the Lord. Yes. Kag madamo sa tumuluo, mga kaotunan, nga pilinahan na kit tungkol sa ila backsliding kasi ang ila mga failures patungkol sa prayer sa ministry intercession mga tura. You see, hindi magtupa ang judgment sa Diyos sa ila tungkol kay ang ministry nag-serving na spiritual covering mga tura. Ang mga problem kusa sa mga tao isulot sa ministry nga why sila sa legitimate nga kuwaan sa ila delegation sa ila authority. So may ara, magkura nga question sa legitimacy sa ilang authority, spiritual authority. They need someone nga establish nga ministry. Pag mature nga ministry, mag-serving nga spiritual covering sa ilang ministry, mga kauturan. Dato makita kamahal, kagkabalong ulo sa office nga ginatawag, mga kauturan. Kag dato makita ang kaseryos ng blunder, kag-error, kung ang tao mag-against, mga kauturan, sa iya spiritual covering. No, katawan sa Diyos, they are protected. Maturan si Job, si Satan naglisin siya para i-invade, i-attack yung kabuhi ni Job. Sili nga, siling sa Diyos sa Isaiah, na sige, Satan dugada. Niya, you got a heads. Niya, may kudal ka to galing. Kaya pang hugwao mong heads ng kudal, I will show you. Kasi si Job, hindi sa tunay na nag-igugma ka nag-atuhon sa imo. Pwede tungod, nagadot doon sa sa'yo matungod kay ginabless mo sa akin, pamanggaranuan mo sa. So you see, dira ito makita, nga gina-imply, na ang katawan sa Diyos, they are protected. My heads, my kundal, matura. Then the blood of the Lord Jesus Christ, abong po ka rin sa ato, matura.
Naabot ng chipo, makalapas kita, we can invoke the blood of Jesus Christ. Kamu magahugas, ka magakover sa aton, kaya di kata dahil malambot ni Satan mga tao. Tuhan. Kaya di kata pagsukton dahil sa katandog sa aton, tungkol sa dugo ni Jesus Christ. So we have the spiritual covering. Clap your hands to the Lord. Damo na kita ng intindihan na truth. Kung paano nga kita dugutan sa Diyos sa ang posisyon. Ngayon, dominion. Damo mga promesa ang Diyos. Provision, paaman sa aton. Daso, nang gin-illustrate, di ba ni Alex, mga turen? Praise God, nga may spiritual armor tayo. Correct? Bow, grabe, invincible ka na. Okay? Ang Diyos mo, tuod pa, buhay pa. May spiritual authority ka pa, believers. Grabe yung soldado ka. Bakod. Kung si MJ pa, Pasko. Equip. Kinchindi. Kunarin yung mong posisyon. Saan sa Diyos? Pasaling niya. May armor ka pa. May Diyos pa nga gabaka. Ang imo master, mga turan, nagdaog na. Ang pag-implement mo na lang. Kadampak assert mo sa imo authority, kag-dominion over the demons. Ha? Sa inyong prayer, decision, supplication, what you're doing is you're asserting your authority over the demons, mga turan. Hindi ka magpakon na under ka nila, amun ka na nila, mga tusibo sa mga. Pero sa imong prayer, nag-umog ka, mga turan. Ang imo pray, kabaskog kang may power at may authority. Why? You are asserting your authority over them. Pagkatapos, you go to intercessory, balaan mo yung gakana yung atmosphere. Pattern. So, may covering, may armor, may promesa, may provisions, dispuis, maturan, may protection kita, may knowledge kita. Anong kulang? Everybody say, stand! Having done all the stand. Sa naimu ko ng kanan. Ang imo itakop, tintok ka. Yung having done all, naimu ko ng kanan, para katintok ka. So next verse, stand. Therefore, yung gani, tintok! Yes! Hindi ba trust? Yes. Hindi ba kariya? Yes. Ang Diyos huwag expecta sa aton sa mga glowing gift na ability. Glowing na success. Sa sinigapato ng tanan na humana ni Jesus Christ. All we have to do back to praise Him and glorify Him. Kaya He done the battle, He won the battle for us already. The gates of hell shall not prevail against the church power maturan sa kadulong. Matindog na langit kita, mga kaoturan. Now, 1 Peter, nagkampag nila. Be sober, be vigilant, your adversary, the devil is like a roaring lion. Galuyong kung sino yung tukbon. Next verse, it says, Nya whom resists steadfast in the faith. Steadfast gani, tindog sa pagtubo. Now everybody say stand. Stand. Now stand up. Look at you. Sit down. Badero Jeroli, he's a bad deal. Let's stand. Sister Marcelina. Agi Goro Sanjabintis. Sit down. Ang iba naman ay nagkapungko, ay katindo. Na ano na inyong drama, maliksip. Tumo? Sana! Ay, si Bader naman, no? Si Bader Mubo. Down! Up! Wow, lihig yan. Di na ma-dispon yan. Speaks of your obedience, ma'am. Being alert. Amo na yung na-require sa Diyos.
sa battle. He done it all for you. He won it for you. He paid all the price. Tanan nga inimis kapuhi nyo. Ang inyo lalangin mo on, ato lalangin mo on, is to implement some victory in the name of Jesus Christ over them. Pagi sa pagtindog, mga hato. Okay, you may be seated. Hindi mag-atras, hindi mag-ariya, hindi mag-luka. Stay up? No? Wow. Sobra man. Sa may book ko nabasa ng siling bulaton sa tumulo niya, you sit with Christ in the heavenly places and then you walk with Jesus. Sit, walk, and then last stand up for Jesus. Tindog. Wala kwinta, isang kumplito ka na armor. Isa ka pa buyo ka. Ay, nagyara na nga na tumagod. Tindog. Gusto ka. Isa ka magawalihay. Nga on fire ka. Ay, nagyara nga. Hindi ka magtindog. Tama ba? Anybody makatindog kung huwag mo lang ang kwan eh. Challenge ka press yun eh. It's easy, di ba? Pukunara na sa easy na. Pukunara na nga lang tubangon. Iba ka position. Persecution. May iba na lang ang hindrances. May salawas mo, Satan will manipulate your circumstances. Daw hindi mo burable ang nanang circumstances sa mga buhin mo. Magatindog ka pa sa iyo na balaan sa Diyos, kapag alagad sa Diyos, matulad. Ha? Magabot ang mga circumstances, bilang ang mga butang, matulad, why you go yun? At first, matulad, baliskat ang mga butang. Can you go on? Can you stand up? Sa imo patuo na balaan sa Diyos. Makatindog ka sa kamaturan. Damo ng mga tao may kamaturan. Ha? Pero wala sa katindog, mga kamaturan. In fact, sa church, pila na eh, magatos libo ng tao nag-alis sa kamaturan. As ikaw, kapila ka na nag-alas sa kamaturan. Pero wala sa katindog, wala sa katpadayon, mga kamaturan. Sa praktikal na obserbasyon, tama ka kritikal ang point na ang tumulo o magatindog, mga kaoturan. Kaya nga, basta may good line na, at may mga ano na da, so ang kuya ang tendency, maatras sa gear, mga kaoturan. Hebrews 7, nagamba nila. Sila niya, Hebrews 7, it says, now the just shall live by faith. Yari ka mata na magkakabuhis pagtuo. Apang bisan siya ng tao ang mag-atras, akong kalagwala sa iyong kamuot sa iya. Diyos gambal. Ya, matarong kita magkakabuhi sa pagtuo. Pagtuo, hindi mo makita, hindi mo muyatan. Lugtindog ka sa hambal sa Diyos. Promise niya, mga katuran. Tarong ka na klase sa tao. Nga pangabuhi ka hindi sa makita mo, hindi sa ginoyatan mo. Nga siguro na, kung nagatindog ka, tungod kay nagatuo ka, nagasalig ka sa Diyos. So no, sambal niya, kagunano siya, mga katunan. So taro ka ang klase sa tao. Matarong na tao katawan sa Diyos, pangabuhi sa pagtuo. Apa ko ng tao mag-atras, maturan, sinig sa Diyos, akong kalar, hindi mamuot sa ila, mga katunan. It's easy nga mag-atras. Apang maturan ang Diyos huwag kamuot sa aton. Kagamunan ka po eh, kabatayan yung kabuhin nyo, mga kauturan. Nga hindi ka mo mag-atras, hindi ka mo mag-ariya, kumag-abot na maturan ang alam tubangon. Patugmaw ka, may mag-oppose, mga kauturan. Imo pagsimba, may mag-a-kontra. Imo pagpanibago,
May mga tao nga mga komentar sa imo. Kabisan anong natikang himuon mo sa Diyos. May ba opposed gi? Hindi lang na sa imo chimpo, kundi sa tanan. Nga gusto magpalangit, mga kauturan. Bisan pa si Jesus Christ, ang iyang turan mahal-mahal, nga spikenard. 1 year, nga sweldo ang bili. Pagduaw ni Jesus iya balay, gimbuka, nagkagimbukbo sa ulo ni Jesus. Ginhonor si Jesus. Abang sa tunga, sa kalinog, niya ba, kanugun, kahamut, may tingok na gawa. Niya ba, kanugun ba? Kanik yung baligya ba? Kaginatag sa mga imon. You see, may nag-oppose sa ginimo sa baba. Sila ni Jesus, niya babae siya, she have done what she could. Natura. But you see, may mga balabag sa inyong pag-alagad sa Diyos. Sa inyong handog, matura. Bisan mas panimalay yung mga tao na lapit sa inyo. Ang bantayan nyo dira kung anong efekto sa inyo. Kung mahuya ka mo, mahadlong ka mo, matahap ka mo, tungkol sa mga paog sa inyo, mga asawa, pahugon sa bana, bana pahugon sa asawa, kaya ang bana under desire, mga matura. So ang kwaya, matura, ma-affect target. Pilakatao nga namin gusto rin magpatugmaw, kaya rin kayong jindi sila sa truth, ginapahog sa kabataan nila, mga matura. Kung kumagwa sila sa katoliko, silo sa pagtuluhan, hindi sila padala, kwarta. Makatindog kasi na, ilalain, imulain man, basi, mga kaaturan. May mga konflikto, mag-abot sa buhay nyo. Bisan kumplito na kita, pero ang krusyal tayo na tangay mo on, kung magatindog ka kung hindi, mga kaaturan. What's the use of the armor? Knowledge. Pwede hindi ka magtindog, mga kaaturan. May time na sumpungon, kagsubulon, kagisinyawa. Kumbalaan niya, may mahimo ka sa Diyos, may mga tao maluwas, pagi sa imo, He will oppose you. Kabisa na nung nga-treat himo niya, tanang apawag himo niya. He will even come to you, kagtanang himo niya nga para kusap you. Para nga kay kumbuyaan niya, kay pabayaan niya ka, may mga tao nga magkalaluwas, pagi sa imo, mga kaptura. Ang krusyal na tayo kundra kung makatindog ka kung hindi, mga katura. Sa inyo tanan, sa aton, tanan to. Sa time ni King Saul, Goliath, ang army sa Israel, fully equipped, thousands of them, well trained. Apang si Goliath, ito higanti, 40 kadlaw, ngangkat sila kadadla. Give me a man! Why kailang na mag-away ka ang before army? Tagayin nyo ka champion nyo, duwa kami maaway. Magpirdi ako bihag kami tanan. Magpirdi ko inyo champion, bihag ka mo tanan. 40 kadla, sobra sa bulan na pakahuya ni Korachi. Ang Israel, fully equipped, well trained. Why sing isa sa ilang maturahan babato? Hadlock sila. Asa ilahari si King Saul, hadlok sila, mga kaotong. Siling sa Biblia, magsinggit si Goliath sa nalupyakan, ilatungod niya santo maturan, gabunggo anay sa kandugo. Ilang makatuhod sa kakugmat, bugon kahiganti maturan. Tugtog niya si David, mga turan, naglusot si Shepherd Boy, nagdulong pagkaon siya, duwa ka magulang, tatlo ka magulang na soldado. Pag ang Shepherd Boy ay hindi equipped, hindi well-trained, hindi soldado. Ang mga nagtutubang, mga kaaturan. Kaya siya mong matindog si Ginoo, the whole army, hindi kasen, maturan, sila nabalaan sa Diyos. Posible, hindi kakatindog sa nintindihan mo. Hindi kakatindog, maturan, sa pag-alagda mo sa Diyos, maturan. So, kinanglanggit, siling ginipasay sa Biblia, having the law to stand. Misa hindi kita panasugit kung ano kita natubuloo, maturan. Gabantay kita. Awa ayon talaga ni kung ara na mga kultura. Kagag-away ni Gis kasagad sa paisklima mo, kundi ang pagtindog mo lang. The Lord will fight for you. Tanan nga paog, tanan nga kit, tanan nga pressure, ignore mo lang, kultura. Kung daw nag-aabusan si Satan, you can't throw him away and keep him away in the name of Jesus Christ, kultura. Use your authority over him.
But you can ignore the devil, mga matur. Gawain yung effects ay ang tanan nga ginabutang sa mind. Ang tanan makorek inapadihot niya sa sikumsansya. Why kagigiyaw, mga matur. Kunanin yung butang sa Diyos sa heart mo, hibuon mo, mga matur. Nga makapadayon ka. He that endures until the end, the same shall be saved. Kamuga plano ko baptize, magsulod, magbaton sa maturan, piparayin niyo, mga matur. Kung balang magatindog kamuga sa hindi, kay kung suguran mo, di mo mapagdindogan, maturan, there's no use, mga matur. Suguran, magwam sa ginugay, di mo mahugtan. Ang circumstances ka buhay niyo magaluwa, may mga changes o tayo mag-abot sa buhay niyo. How will you take care? So naangkon niyo sa Diyos, mga kapatid. May mga trials na mag-abot sa inyong kabuhi. May mga battle sa inyong kabuhi. May mga discipline na mag-abot sa inyong kabuhi. May mga dealing na Diyos mag-alambot sa inyong kabuhi. May mga persecution mag-alambot sa inyo. Pressure, circumstances, hinawakon mag-alambot sa inyo. Ang in-account dira, kung bala pagpuas maturan sa bagyo, gatindog pang balay mo mga kauturan. Why ka nahapay? Ang bagyo galabay lang. Ang problema na kung paglabay sa bagyo, hapay ginangimutanan, mga kauturan. Apang ka namin ngabutan sa tapos pagpuas sa bagyo, you are still standing, mga kauturan. Ikta sa giyapon. Ginamagakuha sa mga tao na magatindog tugtog sa noo, sa iyo pagbalik, mga kauturan. Everybody sana, mga kauturan. Sinimpin yun. Diyan kay Ginoo kasi bahon tungod kay hindi na nahimo yan. Ang ato na lang pagtindog mga kauturan. Praise the Lord. Let's clap our hands to the Lord this morning. The Lord. He be done all to stay. Stand up. Be strong in the Lord. Would you stand up? Praise God. He reaffirmed na inyong pagtupagsalig sa Diyos. Praise God. May kusog kita. Halin sa Ginoo. Sa pagsulay pagkatubag, daw yung makalampas kita kung under attack ka mo, mga kauturan. Hindi magdulang paglaw. Keep the promises of God and sarap and hope for the best, mga kauturan. Isa pa kinakalain yung butang na labot sa pagkain nyo, God can turn it off for your good, mga kauturan. For what you love the Lord, mga kauturan. Praise God. Glory! Connection with the Lord.